guys, welcome to my vlog. Ngayon i-share ko naman sa inyo kung paano tayo makapag-file ng SSS Sickness Benefit Application through online. So, una, kailangan lamang na may account kayo sa SSS website. So, take note guys, kung ano yung account ninyo sa SSS Mobile, is ganun din yung account ninyo sa SSS website. And then, pangalawa, dapat may naka-enroll na sa inyong disbursement account. So, kung wala pa, kailangan mag-enroll kayo sa disbursement account enrollment module at dapat active na yung account na in-enroll ninyo dahil dyan ipapadala ni SSS yung sickness benefit ninyo. So, itong tutorial na ito is para sa mga self-employed, voluntary member, non-working spouse, and OFW members. Ngayon guys, bago yan, kung ikaw ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Ngayon guys, sa Google search ng cellphone ninyo, click nyo lang yan. Then dito sa My Search, click nyo lang yung search and then search nyo lang yung SSS website and then lalabas na yung ganito, ayan. So, click nyo lang yan para ma-redirect tayo mismo sa SSS website. And then, may lalabas na ganito. Click nyo lang itong My Box. And then, pag may color green na check na, click Submit. And then, dito sa right side, makikita nyo yung member. Ayan, click nyo lang yung member. And then, dito, input your user ID and password. So, kailangan lang nating mag-log in sa ating mismong account. And then, dito sa My Box, click nyo yan. And then, pag may color green na check na, click Submit. Then, pag may notification lumabas, click Close. Ayan. So, as you can see, nasa home na tayo. Ngayon, click lang natin itong e-services. Under e-services, makikita natin dyan yung Submit Sickness Benefit Application. Ayan. So, again, under e-services, makikita nyo dyan yung Submit Sickness Benefit Application. So, click natin yan. Ayan. So, as you can see, nasa Sickness Benefit Application na tayo. Dito, double-check all your important contact information. So, dapat updated ang mga yan. So, of course, dapat updated yung disbursement account ninyo, yung contact number ninyo. Ayan. So, yan yung mga pinaka-importante na dapat updated. Then, dito guys, may important reminders. So, dapat napicturean nyo na yung mga requirements ninyo bago kayo mag-proceed dito. Then dito guys, nakalagay, click here to update disbursement account. So again, dapat may naka-enroll ng active account sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module para makapag-proceed kayo. Dahil doon, ihuhulog ni SSS yung pera na makukuha natin dito sa sickness benefit. Then ngayon guys, click lang natin itong proceed. Ayan. And then dito, ito yung mga kailangan nating pipilapan. So, start of sickness. So, kailan ka ba start nagkasakit? So, lagay mo lang dito. Ayan, yung date. So, halimbawa, March 1. Ayan, 2022. Halimbawa, yan. And then dito sa pangalawa, confinement location. So, kung kayo ay na-confine sa hospital, so of course, click nyo yung may bilog sa under hospital. And then, pag hindi naman kayo na-confine sa hospital, so yung may bilog naman na home. So, for example, hindi tayo na-confine sa hospital. And then, click lang natin itong home. Then, dito pala sa gilid guys, kung still confined pa, kung naka-confined pa kayo, so of course, click nyo lang yung may box sa still confined. Ayan, so as you can see, napili ko na yung home. May color blue na yung circle. Then, next naman is the date of discharge for his hospital confinement. Ayan, so di natin yan lagyan dahil ang nakalagay naman dyan is home. So, wala tayong date of discharge. The next naman is the number of days claim. Ayan, so halimbawa 7 days ang i-claim natin. 7 days tayong hindi nakapag-work. Ayan, so lagay natin dito.
Ayan, click natin yan and nilagyan natin yung 7 days. Ayan. Dito naman, license number of attending physician. So, kung sino yung attending physician ninyo or yung doktor ninyo, kung ano yung license number niya, so dapat alam nyo yan. Then, lagay na natin yung license number of attending physician. So, ayan, makikita natin yan sa mga medical certificate natin. Ayan, so may license number dyan. Ayan, so lagay natin. Then, guys, pag once naman na physician is from abroad, so automatic malalagyan siya ng ganyan. And then, pag dentist naman, halimbawa, lagyan nyo yung dentist. Ayan, number 2 naman. Ayan, again, pag once naman physician is from abroad, so automatic malalagyan na yung license number of attending physician. And then, pag dentist naman, so automatic din malalagyan yung license number of attending physician. Ayan, so malalagyan niya automatic yung number dito. But then, kung halimbawa naman is hindi yon physician from abroad at hindi dentist, so of course, imamanual natin ilagay yung number ng doctor, license number. Ayan, so halimbawa, ayan, so halimbawa yan yung license number of attending physician. Dito naman sa baba, sa work-related naman, so ang mapagpipilian, yes or no. So, click nyo lang yung may circle ng no. Ayan. Ayan, so may nakalagay ng color blue sa no. Ayan yung pipiliin nyo lagi. Dahil tayo ay mga unemployed, tayo ay mga self-employed, mga voluntary member, mga non-working spouse, or OFW. So, not work-related yan. So, click nyo lang yung no. And then, dito naman sa baba, sa disbursement account enrolled. As you can see, tatlong account yung naka-enroll sa SSS disbursement ko. So, dito, mamili lang kayo kung anong account yung pipiliin natin. So, kadalasan naman, isang account lang yung naka-enroll sa inyo. So, mamili ako dito kung alin dito yung paghuhulugan ni SSS sa ating SSS sickness benefit. So, dapat may active disbursement kayong naka-enroll sa inyong SSS account enrollment module. Para pagdating nyo dito is may mapili kayo kung saan ihulog ni SSS yung makukuha nating pera dito sa sickness benefit. Ayan, so ang pipiliin ko dito is the SOS Rural Bank. Ayan. Ayan, may color blue na sa circle niya. Then, dito naman sa pinakababa, were you unemployed member at the time of sickness? So, of course, dahil tayo ay mga self-employed, voluntary member, non-working spouse, ayan, or OFW, so click nyo lang yung no. Ayan. Then, after nyan, double check nyo lahat kung tama yung na-fill up ninyo. And then, pag tama naman, click na natin itong proceed. Ayan. And dito guys, ito yung mga pinilapan natin kanina. Then dito, ito na yung required field kung saan ay attach na natin dito yung requirements natin dito. So as you can see, dalawa lang yung requirements na kailangan nila. So, unang requirements guys na nakalagay dito is your medical certificate. So, of course, dapat may medical certificate kayo para ma-approve kayo dito. And then, pangalawa, hospital or medical records. Ayan. So, yan lang yung dalawang requirements ang kailangan ninyong ipasa dito. So, pag once na-picturean nyo na yung medical certificate ninyo, click nyo lang itong choose document. Ayan. So, click natin itong choose document. So, again, click nyo lang itong choose document para ma-attach natin yung medical certificate. Ngayon, click na natin itong file sa baba. Ayan. So, dapat na-picturean nyo na yung medical certificate ninyo. Bawa ito yung medical certificate na natin. Ayan. So, as you can see, andyan no yung file name. Ayan. So, pag may file name na, ibig sabihin naka-attach na yung medical certificate. Then, next naman is the hospital or medical
records. Ayan. So, dapat may hospital or medical records kayo dahil pag wala yan, hindi kayo ma-approve dito. Then, dito naman, click na natin itong choose document para ma-upload natin yung hospital or medical records. Click choose document and then click files. And then, hanapin nyo yung hospital or medical records. Ayan. So, as you can see, nandito na din yung file name. So, ibig sabihin is nandyan na yung files. Ayan. Then, scroll natin pababa. Ayan. Natin itong I-certify and submit. Ayan. So, click nyo lang itong I-certify and submit. And then, dito sa OK, click nyo lang yung OK. Click nyo ng okay guys, may makikita kayong ganito. You have successfully submitted your sickness benefit application to SSS. Please take note your transaction details below. So, ito yung transaction number ninyo. Your application will be forwarded to Medical Evaluation Center for evaluation. You will inform of the result through another email. Processing of claim of payment will start once has been approved by the Medical Evaluation Center. Ayan. So, of course, yung ipapasa ninyong mga requirements is for evaluation muna. So, hindi kayo pwedeng approve agad dahil alamin muna nila kung original or legit ba yung medical records ninyo or yung medical certificate ninyo. Ayan, so i-double check nila kung tama ba, kung legit ba. Then pag once na na-approve kayo guys, mag-i-email sila sa inyo na approve na yung application ninyo sa SSS Sickness Benefit and then for crediting na lang sa inyong disbursement account. And then pag rejected naman, ganun din, mag-i-email din sila sa inyo na yung sickness benefit application ninyo is rejected at magbigay sila ng reason kung bakit nga ba rejected. So, hintayin nyo lang yung update ni SSS sa inyong email kung bakit rejected or kung approved. So, ayun lang guys kung paano tayo mag-apply dito sa SSS sickness benefit application through online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching!